Sandaling nag-ceasefire ang militar at Maute Group para ilika sa mga residenteng naipit sa Bakbakan sa Marawi. Excuse me. Sa pinakahuling tala, 20 sibilyan na ang napatay sa gulo. 120 naman ang nalagas sa hanay ng mga terorista. Habang 38 sa puwersa ng gobyerno. Makibalita tayo kay Lala Roque. Magdadalawang linggo na ang ganitong sitwasyon sa Marawi sa pagpapatuloy ng bakbakan ng militar at teroristang grupong Maute. Mula sa Himpapawid, umaalingaungaw na tunog ng mga helicopter at eroplano ang maririnig. At sa lupa, putok ng baril at kanyon galing sa ground operation ng mga tropa ng gobyerno. Pero kahapon, bahagyang natigil ang bakbakan na magsagawa ng ceasefire ang dalawang panig upang ilikas ang mga natrap na residente. Sa pagpasok ng mga rescuers sa loob ng Luzon, tumambad sa kanila ang malaking epekto ng bakbakan. Hindi na makilala pa ang dati masiglang lungsod ng Marawi. Ang mga gusali, wasak at tila hindi na mapapakinabangan pa. Hindi na rin madaanan ang mga kalsada dahil sa dami ng debris na nagkalat. Ilang minutong lumipas, nagsilabasan ang mga residente na magdadalawang linggo nang hindi makaalis dahil sa bakbakan. May hawak silang puting tela na nanganghulugang hindi sila kalaban. Dahil 4 oras lang ang binigay na palugit sa mga rescuer, puspusan ang rescue operations. Ayon sa GPH-MILF corridor na siyang nanguna sa rescue operations, hindi sila titigil hanggat may mga naiipit pang sibilyan sa bakbakan. Bahagya namang natigil ang kanilang operasyon nang magpaputok ang mga sniper ng Maute. However, it is saddening to note that despite the efforts of third-party facilitators, there were violations committed by these criminals in the area. They caused the wounding of two of our men who were escorting the humanitarians into the area. And earlier, the day prior, earlier on, there was a civilian who was hit by a sniper fire. Kasunod ng rescue operations kahapon kung saan lampas 100 residente ang nailigtas, pinag-iisipan daw ng gobyerno kung magkakasaulit sila ng rescue operations ngayong araw. Ang military, suportado nito ang anumang ganitong klaseng hakbang. Basta mga katulong na masagip yung mga buhay na nasa loob at nananatiling nandyan natatrap. So hindi kami po umiiwas, hindi kami tumatanggi sa ganyan. Ang nagiging kasunduan lang dito ay yung maaaring pagsang-ayon ng kabilang panig. Sa pinakahuling tala, umabot na sa mahigit 100,000 residente ang apektado ng bakbakan sa Marawi. 18,000 rito ang nakatira ngayon sa iba't ibang evacuation centers. A total of 45,316,760 pesos worth of augmentation assistance has been provided to affected families in ARMM, all of which has been provided by the department through the DSW Field Office Region 10 and Field Office Region 12. Pahirapan pa rin ang pagbawi ng militar sa mga kuta ng Maute Group. Complications have been coming out. And complications, what we mean by this is the continued use of civilians, potential hostages that may still be in their hands, the use of places of worship, for one, which prevents us from going all out. And other factors that complicates the battle because of its urban terrain. Pero tiniyak naman ng gobyerno na sa lalong madaling panahon, mababawi rin ito ng militar. The operations on the ground will continue relentlessly. As was pointed out repeatedly in previous days, we are determined to end this problem as soon as possible and cause the return of Marawi back to its citizens within this period, especially Ramadan. Lala Roque, GMA News.